Anak po, nagsalita po ang anak dahil po sa sinabi ng ama. Kung anong sinasabi ng ama, ayon din ay sinabi ng anak. Pakinggan na lang natin dito sa John 12:49-50. Ito po ang sinabi sa John. John chapter 12:49-50. Pakinggan natin. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko. Sarili ko lang, kundi galing sa ama na nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos kung ano ang sasabihin ko. 50. Alam ko na ang kanyang mga utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya kung ano ang pinapasabi ng ama, yun lang ang sinasabi ko. So tama. So nagsalita ang ama sa pangalan ng anak at ang tinutukoy ng ama, sinabi kay Pedro, yung anak, si Kristo po. Kasi yun po ang bato na panulok. Now, sa ating panahon ngayon, mag-ingat po tayo sa mga nangaral at baka maakit po tayo ng karatula. So, huwag tayong magpadala ng karatula. Makinig tayo ng aral kung walang pag-iba sa mga apostol. Kasi apostolis, ito po ay pinagkaluban na po ng Espiritu Santo, mga kapatid, para po mangaral sila ng sangayon sa katotohanan. So, hindi pwede mga kapatid, na mangaral tayo na mag-iba sa apostolis. So maliwanag dito ha, ulitin natin na ang sinabi po sa chapter 12:49-50 sa dyan. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos sa akin kung ano ang sasabihin ko. 50. Alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na wala hanggang. Kaya kung ano ang pinapasabi ng ama, yun lang ang sinasabi ko. So maliwanag po na tinutukoy ng ama yung anak. Si Pedro pinagsabihan. No, ikaw na si Pedro, sa ibabaw ng bato na ito, itatayo ko ang iglesia at hindi malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Tama. Kasi pag nanampalataya na po tayo bilang iglesia ng Diyos, so may pag-asa tayo. Kasi ang nanampalataya talaga may bautismo. So kapag manampalataya na po tayo at mabautismo tayo, maligtas talaga tayo. So, dahil po na ganyan po, ang sinabi ni Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. So, tama. Sapagat lahat ng sumampalataya ay bautismado sa pangalan ni Jesus. So, marami ng claim ngayon nga na may bautismo sila. Pero mga kapatid, ang bautismo sa libutan ngayon, isang bautismo, naging dalawa po. No? Anong bautismo mo, God? Padre, Son, Holy Spirit, Pastor. Kayo, Pastor, ang bautismo ninyo in the name of Jesus Christ. Isang bautismo, naging dalawa. Dahil ang Diablo, maraming paraan po. Maraming paraan ang Diablo para magligaw lang ng tao. At tanda po natin na itong bautismo ng kapatawaran ng ating kasalanan ay naging kapahamakan minsan. Dahil po ang bautismo ng apostolis in the name of Jesus Christ, ngunit ang sanlimutan, nagbautismo ng Father, Son, Holy Spirit. So, isang bautismo ayon sa Ephesians chapter 4 in verse 5, one faith, one God, and one baptized. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Pero ngayon, ang bautismo ng sanlimutan, naging dalawa po. So, yan po ang katayuan natin. Now, maliwanag dito na ang bato na ito na tinutukoy si Kristo po. Nagsalita po ang Ama sa pangalan ng Anak. So, ang nagpapakilala mga kapatid, kay Pedro, sa anak, ang ama po. Pakinggan natin sa 18, hallelujah, 19, ito mga kapatid, na ang susi sa karen ng langit, bigay kay Pedro. Bigay niya kay Pedro. No? Ang sabi niya sa verse 18, sa Matthew chapter 16, and verse 19. Dito mga kapatid, sa 18, ito pong key verse natin. So sa 19, ang sabi niya nito, kung ano ang kanyang luagan sa lupa ay tatanggapin sa langit, na ito po ay luagan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipinagbawal sa langit. Anuman ang ipahintulot mo sa lupa, ipinahintulot sa langit. So kaya ang mga apostolis, hindi pwede mag-iba sa direksyon ng Biblia. Hindi pwede sila mag-iba ng utos kung ano, paano to pa rin yung Mateo 28:19
So yun po mga kapatid, kaya si Pedro po binigyan ng susi ng kapangyarihan sa langit, ano ang kanyang luwagan sa lupa, hallelujah, ay sa langit. Ipinagbawal sa lupa, ipinagbawal sa langit. Ang ipinintulot sa lupa, ipinintulot sa langit. Kaya sinabi ko nga mga kapatid, hindi pwede na yung batas sa lupa, iba ang batas sa langit. Hindi po. Kung anong batas sa langit, sinusunod sa lupa. Hindi pwede na ang batas sa lupa, iba sa batas ng Diyos. Hindi po. Kung anong batas ng langit, sinusunod po sa lupa. Ay, ibig sabihin, kahit ano ang kapangyarihan, ano ba ang katayuan mo, ikaw presidente, ikaw vice-indo, congressman, ikaw ba mayor, board member, gobernur, kapitan, kagawad. So hindi pwede na ikaw na lagay dyan sa pwesto na yan, na ibahin mo ang batas mo sa batas ng Diyos. Hindi pwede. Kasi ang sinabi Biblia, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa na sa langit. So minutos eh, talaga inutos ng Panginoon na tayo talaga may masunurin. At si Pedro po, binigyan po ng kapangyarihan. Si Pedro po, mga kapatid, nagpakilala po, hallelujah, pinapakilala po ang ito po ang anak kung sino po. Dito po sa 17 sa Mateo 16. Sumagot si Pedro Simon. Sumagot po si Pedro na si Simon, kayo po ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. At sinabi ng 17, at sinabi ni Jesus sa kanya, magpinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpapahayag sa iyo sa mga bagay na ito, kundi ang aking Ama na sa langit. So, Kristo lang talaga anak. Ang pangalan ng anak, Kristo. Ang pangalan ng Ama, Jesus. Kasi ang pangalan ng Ama, dala po ng anak yan. So, yun po ang pangalan Jesus na binigay po ng anghel kay Jose sa Mateo 1:21. Na pangalan mo siyang Jesus upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So, yun po. So, maliwanag po na ang tinutukoy dito ng Iglesia, tayo mo ng palataya. Basahin na lang natin mga batid dito sa 1 Timothy chapter 3:15. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Take note mga verse para huwag tayo maligaw ng mga tagapagturo ng sanlibutan na may kaibahan sa mga apostolis. Ang sinabi niya sa 3:15 dito po sa 1 Timothy. Kung sakaling mantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Ang mananampalataya, pamilya ng Diyos. Maliwanag po ah. Ang mga mananampalataya, pamilya ng Diyos. Hindi sinasabi, yung karatulan na kasabit sa simbahan, yun po ang tinutukoy na pamilya ng Diyos. Hindi po, mga mananampalataya, pamilya ng Diyos. Kahit anong relihiyon mo, anong karatulan mo, kapag may pananampalataya ka at mabautismuhan ka, maging pamilya tayo ng Diyos. Kasi ang totoong mananampalataya, bautismado po. Pero marami ngayon nag-claim na mananampalataya pero walang bautismo. So dapat ito malaman natin para habang buhay pa tayo ay magawa natin ang bautismo, so may kasiguruhan po tayo. Kasi kapag bautismado na tayo, maging anak na tayo ng Diyos. Isa dyan, 1:12, ngunit sa lahat tumatanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na maging anak sila ng Diyos sa mga tumatanggap at manampalataya. Paano tanggapin? Tinanggap natin ang pangalan niya diyan sa bautismo, mga kapatid, at sumampalataya po tayo na yung pangalan na yan ay nagpapatawad talaga na ating mga kasalanan. So yun po ang ating tinatanggap. So kaya, dahil po na tayo nakatanggap ng pangalan na ito, bautismo na po tayo, so yun po mga kapatid na sigurado po. May kasiguruhan po tayo. Kasi hanggang na tayo po mga kapatid na nampalataya at bautismado, ang Diyos po ang nagpapatatag sa atin. 1 Corinthians 1:8, ang sabi sa Pablo, patatagin kayo ng Diyos hanggang sa kanyang pagparito upang magkayong pagwikaan sa kanyang pagparito. Matagpuan kayo, walang kapintasan. So, ang Diyos ng patatag dahil na namalataya tayo, nabautismo na po tayo, ayaw ng Diyos, na tayo mga hinirang at nakatanggap na po ng kapatawaran ito na pabayaan tayo ng Diyos. Kaya may palo po, no? Pinapalo tayo ng Diyos Ama sapagkat itinuturo tayo, tinutukoy tayong mga anak. Pinapalo tayo. Hindi pwede bautismado na tayo ay makisali tayo ng sanlibutan. Hindi po. Ang bautismado na kasi, nakaisa sa kanyang pangalan, protektado na po ito ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang mga anak ay binigyan po ng Espiritu ng Diyos. Ayon po sa Galatia chapter 4 verse 6 up to 7 na dahil mga anak na kayo ng Diyos, ipinadala ng Diyos Ama ang Espiritu ni Jesus sa inyong mga puso. No?
Dahil anak na kayo ng Diyos, ipinadala ng Diyos Ama ang Espiritu ng kanyang anak. Saan? Sa inyong mga puso. Di ba? So yun po. Dahil mga anak na tayo, pinadala ang Espiritu. Para ang Espiritu magtuturo po sa atin at tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Ayon po sa Roma 8:24 na ang Espiritu Santo mismo ang tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Kaya, kahit na dumaan tayo ng mga pagsubo, dumaan tayo ng mga suliranin, pangungusig, panalait, paninira, tuloy pa rin ang pag-asa natin at nagpapatuloy tayo sa paglilingkod dahil ang Diyos ang nagpatatag sa atin dahil pala tayo po namanampalataya ang totoong Iglesia ng Diyos. Tuloy natin. Tayo mga manampalataya, ang Iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at sandigan ng katotohanan. Tayo mga manampalataya, ang Iglesia ng Diyos na buhay. Klaro ko ha? Kahit anong karatula mo, kapag may panampalataya ka, ikaw ang totoo na Iglesia ng Diyos na buhay. Dahil po ang manampalataya, bautismado sila sa pangalan ni Jesus. Pero kung hindi ka bautismado, may panampalataya ka, so meaning to say, kulang ka pa lang ng bautismo. No? Now, si isa pong nasulat sa Biblia na si Cornelio. Si Cornelio. Sabihin natin si Cornelio ng kasulat sa Biblia sa Acts, kung gawa, kabanata 10, talata 1, hanggang po sa 5, hanggang sa 48. Now, si Cornelio, dito sa gawa, kabanata 10, talata 1, hanggang sa 5, na si Cornelio po, isa po siyang kapitan. No? Kapitan po siya ng sundalo sa Italy, Italiano. So siya po isang kapitan, siya po ay pinuno ng kawal. Now, si Cornelio po, nagsasamba sa Panginoon, may takot, buong sambahayan, nanalangin, bawat alas 3 ng hapon, nanalangin si Cornelio. At dahil dyan, nasayahan po ang Diyos na ginawa ni Cornelio. Now, sinabi ng anghel sa gawa, kabanata 11, talata 14. Na may salita si Pedro na ipangaral sa kanya at maligtas siya buong sambayan. Now, si Cornelio nakasulat sa Biblia ang kanyang kabutihan. So tayo, ang kabutihan natin, hindi nakasulat sa Biblia. Pero si Cornelio, nakasulat sa Biblia ang kanyang ginawa ng kabutihan. At nasayahan ang Diyos. Nasayahan ang Diyos, mga kapatid. Pakinggan natin si Cornelio muna kung anong kulang ni Cornelio. Kaya tayo ngayon panampalataya, kaya nga nagbigay tayo, nanalangin tayo, nagsasamba tayo. Pero walang bautismo natin, kulang pa po yan. Kasi si Cornelio po, ganito po ang mabasa natin sa gawa. Sampo, no? Kabanata 10, talata 1, hanggang po sa 5. Hanggang sa 47-48, no? Akyat tayo. Kasi kung ubusin na ito, mataas po. Ito. Doon sa Caesarea, ay may isang lalaking ang pangalan Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano at tinawag na batalyong Italiano. Verse 2. Siya ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siya binigay na tulong sa mga mahirap na Hudiyo at palagi siyang nanalangin sa Diyos. Verse 3. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain, kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya. Cornelius, verse 4. Tumingin siya sa anghel at takot na takot nagsasabi, ano po ang kailangan mo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang inyong dalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahirap. Kaya inaalala ka ng Diyos. Ito. So, tulad natin, may mga tao ngayon na deboto talaga, no, religyoso. Madaling tumulong, sumasamba, nalangin. Pero si Cornelio, yun po ginawa niya. Matulungin, nalangin, may takot sa Diyos, sumasamba. Tulad natin. Pero si Cornelio, mga batid, sinabi ng anghel sa 11:14, na pagpapuntahan si Pedro doon sa hupi sapagkat may salita ng Diyos na sabihin ipangaral sa kanya at sa pagitan nito maligtas siya buong sambayan. So si Cornelio po
sa pagsamba, gawa natin. Kung nagbigay tayo, gawa ni Cornelio. Kung nanalangin tayo, gawa ni Cornelio. Siya po, kapitan ng isang batalyon ng Romano kung Italiano. Pero may takot siya sa Diyos. Hindi kayo siya kapitan, sundalo, kung siya ang sundalo, pinuno ng kapitan, napatay ka ng patay na walang kasalanan. So kung sundalo siya, kung nakapatay siya dahil sa labanan, pero hindi po na pumatay siya na hindi sa labanan. Pero kung may mga sundalo na pumatay lang na walang, sabihin natin na walang dahilan, ito po pandarahas, so kasalanan po yan. Pero hindi kasalanan na maging sundalo ka, si Cornelio nga. Sundalo po ito. Kung mo sabihin, naging kapitan siya, walang digmaan. No? O mo sabihin si Cornelio, isang kapitan ng isang batalyon na Italiano sa mga Romano, na siya ay naging kapitan na walang digmaan nangyari, walang labanan. No? Walang patayan. Mayroon. Pero kahit na po siya kapitan, pero may takot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta gumawa na hindi po nakakabuti sa Panginoon. Kung siya po yung naging isang kapitan, so hindi ka basta-basta maging kapitan ng sundalo kung hindi ka lumaban sa labanan na talagang matindi. Kaya siya ang pinuno. Kasi marunong, may takot sa Diyos, pero ang kulang ni Cornelio, bautismo. Bautismo lang. Pakinggan natin sa 47-48. Akyat tayo kasi mataas ko ito. Natanggap nilang banal na Espiritu tulad natin na hindi mga Hudyo, kaya wala na makapagpigil sa kanila para bautismuhan sa tubig. At inutusan ni Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. At pagkatapos noon, pinakausapan sila na tili muna sa ilan araw sa kanila. So, bautismado si Cornelio. Bautismo lang kulang. Natulad natin. Sabihin natin may panampalataya tayo. Nagsamba tayo, nalangin, nagbigay ng limos, tumutulong sa kapwa. Pero kung wala kang bautismo, ay, hindi pwede. Nasabihin mo na pagdating ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, makasama ka. Kasi kailangan mo ang bautismo. Kasi ang Marcos 16:16, he who believe, it is baptized, will be saved. But he who does not believe, will be dead. So, kailangan natin mga kapatid malaman na kung ikaw may panampalataya, ang problema wala kang bautismo, so hindi ka maging iglesia ng Diyos. Sapagkat ang totoong iglesia ng Diyos, ito mga kapatid, ang tinatawag na Kristiyano, bautismado ito sa pangalan ni Jesus. Unong si 26, pakinggan natin sa gawa. Nang nakita nila si Saulo, isinasama nila ito pagbalik sa Antioch. At isang taon silang nakakasama sa iglesia roon. Ito po ha, iglesia, nakasama sa iglesia roon. At maraming tao sa kanilang tinuturuan sa Antioch. Unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So, ito po sila na mga tagasunod ni Jesus, bautismado. Sapagkat ang mga apostolis po ang nagtayo na iglesia ng Diyos, ito man ang palataya, tinatawag na iglesia ng Diyos. Ikaw nga si Pedro, itatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng bato na ito. So si Pedro po ang tumayo sa madla sa araw ng Pentecos para ipangaral ang bautismo. So tama. Na kung wala tayong bautismo, may panampalataya, so kulang pa tayo. Wala pa tayong mga patid, kasiguruan na kung tayo alis sa libutan, nasabihin natin, Christian ako, nagbigay naman ako pastor, nagsimba ako, nalangin ako. Siguro nilyo ganun po. Pero yung ginawa pa lang natin na pagsamba, pagkamatakotin sa Diyos, pagbigay ng limos, ito po ay nakakasaya lang sa paningin ng Diyos. Yan po sinabi ng anghel sa verse 3 up to 4 sa gawa kabanata 10. Na ang iyong paglilimos ay kinasayahan ng Diyos. So, simba tayo. O, nasaya ang Diyos dyan kasi sumasamba tayo. Nanalangin tayo. Nasaya ang Diyos dyan, nalangin tayo. Tumulong tayo. Nasaya din ang Diyos. Tumulong tayo. Pero wala kang bautismo, hindi mo pa rin masiguro na maligtas tayo sa kanyang pagparito. So, may hatol. Doon ka sa hatol. Kung anong mangyari sa hatol, kung mas maraming mabuti, talagang paraiso tayo. Eh, pero kung marami ang masama, kahit na kung nagtumulong ka na nga, ikaw po yung nagbigay ng limos, nanalangin ka ng samba, ikaw po pumatay ka, nangalunya, nakiapid ka, kung ikaw po namira ng kapwa, wala pa rin. Tumulong ka na nga, pero sumisira ng kapwa mo. Nanalangin ka na nga, pero sinusumpa mo ang iba. Nagsamba ka na nga, paglabas ng simbahan, ang samba ng puso mo, ang iyong nasusunod, hindi po salita ni father, salita ni pastor, salita ni brother, hindi salita na sinusunod mo. So yun po, mapahamak din tayo. Mapahamak din tayo. Kaya dapat lang, alam natin ating pamuhay.
kung gusto natin na sabihin natin maka sama sa pagbalik ng Panginoon, so kaya ang iglesia nito tayo po manampalataya. Hindi po ito mga kapatid karatula. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Tayo po ito manampalataya. Kasi tinamang Kristiyano, bautismado sila. Isang taon nag-observe po si Apostol Pablo si Bernabe sa mga mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Pag sinabi tagasunod ni Jesus, napatid, ito talaga tinawag ng Kristiyano. Sila po, nakikisa sa mga apostol. Hindi po na, sabihin natin, ang turo ng mga apostol na iba po sa mga tagasunod. Hindi po. Yes. Tinawag ng tagasunod kasi kung anong sinabi ng apostolis, sumunod lang po sila. Sa apostolis po, may Holy Ghost. Alam po nila mga apostolis, pinagkaluban ng Diyos ng Espiritu Santo para turuan sila ng tama. Kaya nasayahan po sila. At araw-araw po, dinagdag ng Panginoon ang mga iniligtas doon sa mga apostol na sila po ay nagkaroon ng Holy Ghost. Ayon po sa 2:47, dito po sa gawa. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang iniligtas. Iniligtas. So, araw-araw dinagdag. So kaya araw-araw tayo makapag ano ng salita ng Diyos kahit minuto lang po oras manubin ng Diyos isang oras ng minuto ilang minuto tayo makapag-isip araw-araw basta gawin lang natin to kasi inatialam yung mga nanonood sa ating social media sa ating Facebook, YouTube channel baka po naghanap din sila ng katotohanan naghanap sila ng kaligtasan so matagpuan nila yun sa pasabi ng Panginoon pumatok ka, ikaw ay pagbubuksan humanap ka, ikaw makatagpo humingi ka, ikaw pagbibigyan. At kung gusto mo na matagpuan ng kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Kung nasa ating kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos talaga tumutulong po sa mga tao na nais po na sundin ang kalooban ng Diyos. So, ang Diyos tumutulong po sa mga tao na nais. Nais po na matupad ng salita ng Diyos. So, ang Diyos po tumutulong po. Hallelujah. Sa mga tao na nais po magkamit ng magtupad ng kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Mateo 5:6. Mapalad ang taong naghangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad ito. Now, kung gusto mong kaligtasan, alam ng Diyos, may YouTube ka, may Facebook ka. Ngayon, pagbukas mo na YouTube, may salita na po ang Diyos. No? Pagbukas mo ng Facebook, may salitaan Diyos. Punta ka sa Instagram, may salitaan Diyos. Punta ka sa TikTok, may salitaan Diyos. Sabi ng pastor, masama yung TikTok ka. Eh kung salitaan Diyos, i-post ko sa TikTok. Masama ba yan? Masama lang kung maghubad ka doon sa TikTok. Masama lang doon kung gumawa ka ng kalay-halay sa TikTok. Pero kung Word of God, kung salitaan Diyos ang i-post sa TikTok, hindi masama yon. Diba? Hindi. Sabihin mo, masama ang TikTok pastor. Eh kung verse aking ipuha sa TikTok, iupin ko sa TikTok. Sabi ng Panginoon, hallelujah, sa Mateo chapter 4, verse 17, repent, because the kingdom of heaven is hand. Magsisinang kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. O nga, masama ba yun? Sa TikTok. Basahin sa TikTok. Yun ang ipuha sa TikTok natin. O ngayon, masama ba yun? Hindi. Pero kung mag-TikTok ka, mga patid na malaswa, kung nakahubad ka, ano pa ba ano sa TikTok, masama yun. Hindi TikTok ang masama. Yun ang po sa TikTok ang masama. Kasi TikTok lang ay, pero maraming tao dyan. So alam ng Diyos na yung TikTok ngayon ay lumaganap sa salibutan, may salita din ng Diyos doon. O, di ba? So alam ng Diyos, ano ang mga ginagamit ng Diablo ngayon sa salibutan kung ang TikTok ginagamit ng Diablo. Kasi sa TikTok, makikita ka na nakahubad. O, ginamit ng Diablo. Ang TikTok din, nandun ang salita ng Diyos. So, ginamit ito ng Diyos din para tayo mga tao na naghangad ng kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo, mga kapatid, City Otso, kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka, ikaw makatagpo. Humingi ka, ikaw pagbibigyan. Sa verse 8, City Otso sa Mateo, sapagat ang kumakatok ay pagbubuksan at ang humihiling ay pagbibigyan at ang humanap makakatagpo. Eh ngayon, kung hanap mo salita ng Diyos, itong maligtas. O, pagbukas ng TikTok, nandoon ang salita ng Diyos. Ay, to God be glory. Lord, salamat. Kaya TikTok lang ito, pero may salita mo pala dito. Di ba?
Sa Instagram ka, may nakapost doon ng mga hindi din maganda. I-post mo sa Instagram ang salitaan Diyos. Hindi maganda yun. Lahat ng paraang ginagamit ng tao, ginagamit ng Diablo ang panahon na ito, ginamit ng Panginoon din, kung ano ang galaw ng Diablo, ay ito po, ay kinaano ng Panginoon. Inang, sabihin natin na counterpart ang Panginoon. Kung masama, may masama sa TikTok, may maganda naman balita sa TikTok. May masamang balita sa Instagram, may magandang balita sa Instagram. Pupunta ka na Facebook, may masamang balita. Mayroon din magandang balita, salita ng Diyos. Punta ka na YouTube, may masamang balita. No? May magandang balita din na salita ng Diyos. Saan ka? Kahit saan ka? Ginagamit man ng salimutan ang salimutan ng Diablo, pero ang Diyos din, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ang salita niya ma-speed natin sa buong salimutan, sa mita po ng internet. Na ang Diablo din, nakikisabay po ng internet din. Kasi may nakapo sa YouTube na mga malaswa, may nakapo sa YouTube na nagsiraan. So, ang YouTube din, ginagamit ng Panginoon sa kabutihan. So, saan man ang Diablo, gawa ng paraan, ang Diyos din, mas lalong gawa ng paraan para maparating sa atin ang kanyang biyaya. So, ang totoong iglesia ng Diyos, kita po yan ng mananampalataya. Sapagkat ang iglesia ng Diyos, binuhisan po ito ng kanyang buhay. Namatay si taas sa krus ang Panginoon alang-alang sa atin na para maging sa Kanya. Yan ang dapat malaman natin. Now, ang Ephesians chapter 2, verse 20, na kayo mga apostol ang nakatayo sa ibabaw ng bato. Oh, sa ibabaw ng iglesia at si Kristo ang panulok. Kayo mga apostolis. So, sigurado na po tayo. Kung tinayo ang iglesia ng Diyos, apostolis ang nailagay, tayo mananampalataya ay nakikiisa na po sa pag-asa na ito. So wala makaangkin ng iglesia ng Diyos kung karatula o reliyon, hindi po. Basta sumpalataya ka at mabautismuhan tayo, sigurado po, maligtas tayo. Ang sabi po sa Marcos 16:16. Ngunit hindi sumpalataya, parurusahan. Sapagat hindi ka magawa, hindi maganap ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Ganun po. Hindi maganap ang bautismo, hindi magawa ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia sa John 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa kanya at sumampalataya, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na mga anak sila ng Diyos. Bakit? Lahat ng sumampalataya na tumanggap ng pangalan nito at sumampalataya, bautismado talaga. Bautismado, mga kapatid. Kahit na nga si Apostle Pablo, yung binautismo ni John the Baptist, i-rebaptize ni Apostle Pablo. Kasi kailangan ang bautismo talaga sa pangalan ni Jesus. Kahit ang sumpalataya na po ang mga tagasunod ni John the Baptist, pero ang bautismo ni John the Baptist, tungkol lang po sa pagsisi. Pero ang bautismo ni Panginoon Kristo, ito po, bautismo ng apostolis, nagpapatawad na ating kasalanan. So dapat ito malaman natin, kasi iglesia ng Diyos na buhay, tayo po manampalataya. Ayon po sa 1 Timothy, in chapter 3 verse 15. Na tayo manampalataya ang iglesia ng Diyos na buhay at haligi ng katotohanan. Kaya ang aral natin, ayon lang po sa nakasulat, ayon sa pangunawa ng Espiritu, yan din ang ating tinuturo. No, mga kapatid? So, dito po sa 1 Corinthians chapter 3:13, ganito po sinabi sa Pablo na siya po ang dalubhasa kung may sabi natin na authorized. Siya po ang binigyan ng Diyos ng sabi natin na makapagtayo sa iba ng pundasyon. No? Sabi nito, at ako naman bilang dalubhasa na tagapagtayo, ang siyang nalagay na ng pundasyon ayon sa kanyang binibigay sa akin ng Diyos, kakayahan binigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman na manggagawa ang magpatuloy sa pagtayo nito. So wala na apostolis, so pinapatuloy lang po natin ito. Kasi wala na sila. So tayo po manggagawa ang nagpapatuloy ngayon. No? Na tagapagtayo sa gusali na ito. Ngunit, kailangan maging maingat ang bawat isa na magtatayo dito. Kaya, ipagkasabihin mo, yung karatula mo, yung pinagmalaking karatula, yung pala yung aral, malayo po sa katotohanan, so pahamak pa rin tayo. Kasi ang kaligtasan nasa aral po, wala sa karatula. Wala sa relihiyon ang kaligtasan. Nasa aral po. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 at 2. Now, sa aral, wala po sa relihiyon. Kahit kung ang kanin natin, iglesia ng Diyos tayo,
Pero ang aral, hindi po natin sinusunod, pamak pa rin. Wala tayong masahan dyan, mga patid. Delikado pong katayuan natin. At kailangan alam natin ito para po na maparating natin, mga patid, sa buong sanimutan ngayon na ito pala ang inisyanasyon sa tunay, tayo po mga manampalataya. Kaya kapag sumampalataya tayo, bautismo na tayo. Hindi pili na may panampalataya, walang bautismo. Kasi si Marcos po, maliwanag sa March 16, if you believe it is baptized, will be saved. Okay? But who does not believe will be condemned. So kung hindi ka sumampalataya, parusa tayo. Putol tayo sa relasyon kay Kristo. Pag hindi ka sumampalataya, kasi lahat sumampalataya sa Panama Apostolis, bautismado po sila. Hindi pili walang bautismo. Bawat araw Apostolis, bautismo talaga nangyari. Si Pedro, bautismo. Si Pablo, bautismo. Si Filipe, bautismo. So mga batid, hindi talaga yung pili ng aral mga Apostolis na walang bautismo. Pinakaunang pangaral, bautismo, sapagkat bawat pangaral ng mga Apostolis nakaganap ng bautismo. Sa araw ng Pentecost, 3,000 nagpabautismo. Bakit? Bautismo ang aral. Di ba sinabi ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, repent every one of you baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So pong aral. At 3,000 nagpabautismo sa Acts 2:41. 3,000 po ang sumampalataya at nabautismo talaga. Now si Filipe, habang nangaral papunta na Epeso, babae lalaki, nakabautismo din. Now si Apostol Pablo, na siya po ay pumunta po sa tabi ng ilog sa araw ng pamahinga, si Lydia doon, ang mga babae, nakinig kay Apostol Pablo kay Silas. Dahil nakinig, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso at nagpabautismo. Bakit? Bautismo aral na apostolis. Na ang gwardiya ng kulungan sa Gawa Kabanata 16, talata 30 hanggang sa 34, bautismo din nangyari. Bakit? Bautismo pinapangaral. Kaya tayo din ngayon, halos araw-araw, pastor, balik-balik na yung bautismo, pastor. Kasi, nang mangmaangan kasi minsan ng tao, araw-araw na pakinggan, pero hindi pa rin nagawa. Kaya ayon ng Diyos, nakinig ka na nga, pero hindi mo nagawa. Sapagkat ang sinabi ni Santiago sa 1:22, na kung nakinig tayo ng utos ng Diyos, hindi ginagawa, dinaya natin ang sarili natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa Gawa Kabanata 20, talata 26, mula ngayon, kung may mapahamak man sa inyo, wala na akong pananagutan. Oh? Kung may pahamak man sa inyo, wala na akong pananagutan. Sa Acts, kung Gawa Kabanata 20, talata 26 at 27. Maliwanag po ha. Basahin na natin to para mapakinggan po ninyo. Dito mga patid sa Gawa 20:26-27. Ito sinabi po ni Apostol Pablo. Kaya, sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo hindi maligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. 27, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin ng Diyos at plano sa inyo. So wala na akong pananagutan sa inyo. Nakatingin niyo sa live ngayon, may salita na po ng Diyos ito. Sa inyo na po yan. Tanggapin po ninyo yan o hindi. Basta ang sabi sa Pablo, wala na pananagutan sapagkat ang mga Hudiyo, kapwa Hudiyo, hindi tumatanggap po ng aral. Gawa 13:46, pakinggan natin. Sa 13:46 sa Gawa. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo din. Hallelujah, ni Silas. Hallelujah. Na Bernabe. Doon po sa mga kapwa Hudiyo. Pakinggan natin. Pero kung tapang sila sinagot ni Pablo at ni Bernabe, dapat sana sa inyo muna sa mga Hudiyo ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit, dahil tinatanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat nabigyan ng buhay na walang hanggang. O, di ba? Ngayon, kung ang tinutukoy na mga iglesia ng Diyos, mga manampalataya, dapat tayo sumampalataya para maging iglesia tayo ng Diyos at magpabautismo. Kasi yan ang totoo ng mga tinatawag iglesia ng Diyos. Now, ang sinabi sa Gawa chapter 20 verse 28. Pakinggan natin ha. 20:28 dito sa Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Tayo, ingat tayo ha.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng mga mamamayan na pinapabantayan sa inyo na banal na Espiritu. Hallelujah. So ingatan natin din sarili at mamamayan na pinabantayan sa inyo ng Espiritu Santo. Sino binabantayan natin? Pagpasok sa simbahan, no? Pagtingin sa simbahan, sino ang wala? Binabantayan natin, sino ang nandyan? Binabantayan po natin. Para malaman natin talaga kung ano ang pamuhay Kristiyano. Na binabantayan natin, kapatid, ang ating mga karniro. Kasi tayo mga pastor, tayo po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na magpakain ng mga karniro. Ngayon, nakahanda ng pagkain, nandito na po Biblia, pero wala pang karniro. O, kaya naman si Dayo, nasaan yung mga karniro? Paano man? Dito lang salita ng Diyos. Itong salita kasi pagkain po ito ayon sa John 4:34. Na ang pagkain ko ang pagsunod ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. So, ang pagkain ito, nandito na po ang Biblia, ano na po ito sa Biblia ngayon, naka-program na ating mga ipangaral, pero wala pang karniro. Nasaan ang karniro? No? Baka nakasulod sa karniro. Baka yung mga karniro, natulog pa. Tamad kasi. Ang tamad, walang bahagi sa langit. Karniro ka na nga. Eh, karniro ka na nga, wala kang kain. Diba? Paano ka malusog? Hindi ka malusog. Kung ang karniro walang kain, tingnan mo karniro walang kain. O isang ihit na ng hangin, kunting ihit na hangin, wala na, sa pinday na. No? Maano na po. Babagsak ng katawan. So mga karniro ngayon, tayo po itong mga karniro dito sa salimutan. Kami mga pastor, kami pong tagapakain. Kami tagapakain. So yan po mga kapatid, na kami mga pastor, tagapakain lang po kami. Pero may mga pastor na tagapakain, hallelujah, na hindi marunong tumingin ng karniro. Ang karniro po na balda, mga kapatid, minsan po tinutulak. Kasi ang karniro na balda, mga kapatid, yan po talaga ay ibig sabihin natin, walang kain. Kaya tayo mga pastor, hinanap natin na sa mga karniro. Kaya ang sabi nito, ingatan natin, no? 20:28, sa gawa. Ingatan ninyo inyong sarili. Tayo po ha. Ingatan ninyo ang inyong sarili at sa lahat ng mga mamamayan na pinabantayan ng banal espiritu sa inyo. Para nga, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. No? Pangalagaan natin ang iglesia ng Diyos na ito po tinubos, mga kapatid, ng kanyang dugo. Yan mga kapatid ha. So, panalagaan natin ang mga karniro. Kasi ang iglesia ng Diyos, tinubos ng kanyang dugo. Ano ba ang dugo ng Panginoon? Diba? Yung po nagpapatawad ng kasalanan natin. So, ibig sabihin talaga, kapag ganun ating kalagayan, tayo po talaga ay nagkaroon ng panampalataya at nabautismo na po tayo, yan ang mga kapatid, ang ibig sabihin, mayroon na tayong kasiguruan. Okay. So, yan po. Kailangan natin talaga pangalagaan. No? Ang sabi nito, mga kapatid, sa 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. So, mag-ingat tayo ha, mga pastor, manampalataya. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa lahat ng mga mamamayan na pinabantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa magitan ng kanyang sariling dugo. So, ang iglesia ng Diyos, tinubos ng kanyang dugo. Na ngayon, para saan ang dugo ng Panginoon? Sa karatula, sa simbahan, o sa tao? Sa tao. So, hindi karatula. Hindi relihiyon. Ang tinubos ng dugo. Ang tinubos ng dugo, iglesia ng Diyos, tayo po itong mga nampalataya. Kaya kahit anong karatula mo, anong pangalan ng simbahan mo, hindi po yan basihan. Naligtas ka na dyan. Ang aral po, itong mga batid, ang sabi ng si Pablo, ingatan natin ating sarili at sa mga mamamayan ng Diyos. Ito ha, mamamayan ng Diyos na binantayan. Kaya kada bawat linggo talaga, nakaprepare po tayo para po talaga ang mga karniro ng Diyos na makapasok dito ay mapakain natin. At kahit na po sa atin live ngayon sa Facebook, YouTube channel, so live tayo ngayon. So ito po mga kapatid, kahit na malayo kayo, pero to God be the glory sa teknolohiya dito sa salimutan na binigyan ng Diyos ng karunungan itong satellite, itong internet,
maparating sa atin, kahit piso dose lang, kasi may mayroon pong mag-load ka sa Pilipinas 5, so pili siguro mga 3 oras, no? So, ano na po yan mga batid? Only call, only text, pili ka mag-load ng internet. So, only internet din. Maubos yung 5 mo, ilang 3 araw, so tapos yan. Pero, 3 araw yan. Nangyit, 3 oras na po itong simba natin. Maraming na tayong matutunan sa 5 lang. Di ba? Mag-load ka ng internet. So, alam ng Diyos na sa panahon natin ngayon, ito internet talaga ay kinakailangan ng tao. Kasi maraming mga tao talaga naghanda. Mayroon mga tao na sabihin natin, naghanap ng YouTube, naghanap ng Facebook, punta ng Instagram, punta ng TikTok, no? Punta ng saan ba sila naka, may mga social media, mga site na mayroon mga, ano po doon, mapalaganap sa buong sanlibutan. So, ginagamit po ng sanlibutan yan, ginagamit din ng Panginoon. Pagpunta mo sa TikTok, may nakahubad doon. Oh, may nakahubad. Pero kung ang TikTok mo, Word of God, ay, hindi masama yun. Kasi Word of God yun. Sabi lang, Pastor, masamang TikTok talaga. Pag yung Christian, yung kasama na sa ministry ng TikTok, kaagad na natulan na wala talaga yan, ang TikTok-TikTok yan. Hindi po, kasi hindi mo alam ang puso niya kung ano ang laman ng puso. Kung ang TikTok siya, sama-sama, masama talaga yun. Pero kung ang TikTok ka na Word of God, sabihin mo, ay, itong salita ng Diyos, TikTok ka. Ito ang sinabi ng Panginoon Brad sa John 14 verse 1. Magmamagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos. Masama ba yun? Di ba hindi? Pero TikTok. Punta ka Instagram. Oh, doon Instagram, nagsiraan doon. May sinira, sira sa kabila, sira sa kabila. Eh, punta. Pag-post ka doon. Mateo City 1. Ngato sa dos. Huwag kang humatol sa iyong kapwa. Sapagkat ang hatol na igagawad mo, yun din ang hatol mo. Masama? Hindi. Hindi, yun. Kasi salita ng Diyos. Pusi Instagram yun. Punta ka ng Facebook. Pagpunta ng Facebook, may nag-post naman doon na masama. Na ikaw, salita ng Diyos ang post mo, di matuwid yun. Hindi masama. So lahat ng paraan, ginagamit ng sanlibutan, ginagamit ng Diablo, ginagamit yan ng Panginoon. Para tayong lahat matuto at malaman natin ang tama na pamumuhay. So, ganun po ang kalagayan natin, mga batid. Dito sa limutan. So, kailangan po natin ito. So, dapat natin malaman na ang dugo ng Panginoon, hallelujah, ang dugo ng Panginoon ang nagpapatawad sa ating kasalanan. Pero, pinatatungan, unik. So, yun po. Ang dugo ng Panginoon nagpapatawad. Ang dugo ng Panginoon para sa iglesia niya. No? Para sa iglesia niya, ang dugo ng Panginoon sa Kristo para sa iglesia. So yun po mga kapatid, na ating pinag-aralan ngayon, bakit ating key verse dito sa Matthew 16:18 na sa ibabaw ng bato na ito, itatayo ko ang iglesia. Anong salita po ang ama, subitan ng anak. Nang nagtaka sila, Pastor, ano ibig sabihin yun? Ikaw na si Pedro, sa ibabaw ng bato na ito, wala namang bato pinapasan ni Pedro doon. Wala namang bato itong bato. Hinasana ba itong bato? Literal ba? Hindi po. Spiritual po yun. Si Pedro po, hindi pa siya nakaunawa dahil wala pang Espiritu Santo. Ang sabi na niya dito sa ating key verse, ngayon sinabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ito talaga sinabi niya. Pero nagtaka sila ngayon. Kaya iglesia ng Diyos, inaangkin pa nila kartula ito. Relihiyon po ito. Hindi relihiyon ang iglesia ng Diyos. Mga mananampalataya ang iglesia ng Diyos. Hindi relihiyon. So nagtaka po sila, bakit ganito po ang sinasabi ng Panginoon? Pero ang ama ng salita, subita ng anak. Di nagsalita ang anak, wala pang panunawa si Pedro, basta sinabi ito. Kaya pagdating ng Holy Ghost, sinulat ito ng mga apostolis. Sinulat na. Nang nasulat na itong Biblia, nangaral na din sila. Kasi nang panahon ng Pentikos, wala pang Biblia, nangaral na po sila ng bautismo. Then, pagkatapos na po nangaral, hanggang nang sumulat na po sila. Ano sinabi ng Panginoon Kristo? Kasama, kasi ang Biblia, nagumpisa po itong sinulat, is pinakauna po sila si Marcos, si Lucas, 56 AD. No? Ano, excuse me, si Mateo pala, 41 AD, si Mateo. Sumulat si Mateo, 41 AD. Sunod si Lucas, at saka si Marcos, 56 AD. Si Juan, 98 AD. So, yun po. So, na nakadangap ng Holy Ghost,
Hindi ka lang sumulat sila. Dumaan pa po mga kapatid ang 41 years. 41 AD bago si Mateo sumulat. Pero tapos na ang Holy Ghost, nakatanggap na siya doon sa Jerusalem. Pagdating ng 41 years, sumulat na si Mateo. Si Mateo ang pinakaunang sumulat. Segunda po si Marcos, si Lucas, at si John ang pinakalas, 98 AD. So napakatagal pa po ng panahon, wala pang Biblia. Pero dahil sa Holy Ghost, nangaral po ang mga apostolis. Nangaral mga apostolis ayon sa Holy Ghost. Kung ano sinabi ng Holy Ghost, nangaral sila. Pero pagdating na sumulat na si Mateo, lumabas na po ang Mateo 22:19 na ito po ang pag-akyat ng Panginoon sa langit, nabasa nila ito ngayon. Pero tapos na ang bautismo sa Jerusalem in the name of Jesus Christ. Tapos na. Kasi 41 AD sinulat ni Mateo ang Biblia, so 41 AD nang nakalipas, tapos na ang bautismo sa Jerusalem. Kasi pagtanggap ng Holy Ghost, actual, sa araw na yun, sa sabi natin, araw ng Pentecost is a chapter 241, 3,000 ang nagpabautismo. 3,000. Now, pagkatapos ng nakabautismo sila, patuloy nang aral, si Mateo unang sumulat sa 41 AD. 41 AD. Segundahan ni Marcos ni Lucas sa 56 AD. Pinakala si Juan, 98 AD. So yan mga kapatid ang nangyari. Kaya ang bautismo, ito mga iglesia ng Diyos, ito po mga manampalataya na doon sa Antiquia, habang nangarama apostolis sa Acts chapter 11:26, doon sa Antiquia, doon nagsimula ang bansag Kristiyano. No? Sa Acts kung gawa chapter 11:26. Doon po nag-umpisa ang bansag Kristiyano sa Antiquia. Doon sa Antiquia. Isang taon, nag-observe po si Bernabé, si Pablo, ng mga manampalataya, yung tagasunod, mga bautismado. At pagkatapos isang taon, doon pa natinawan ng Kristiyano. Kasi nag-usap sila, ito ba talaga ito mga Kristiyano? Iba ka sila nangaral, ang iba hindi. Pero isang taon talaga na tili po ang tagasunod ni Jesus sa Gawa, Kabanata 11, talata 26. Na natili sila sa isang taon. Hallelujah. Isang taon sila na natili na nakinig ng aral. Doon po nagsimula ang bansang Kristiyano. Wala sa Katoliko, wala sa Apostolic, wala sa Iglesia sa Diyos, wala po. Nag-umpisa ang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Kaya walang makapagsabi, kami lang talaga ang maligtas, kami lang talaga ang totoong Iglesia sa Diyos. Kahit pasanin yung Iglesia ng Kartula, Iglesia sa Diyos, kahit hanggang sa kamatay, pasanin yung Kartula, ang gawa natin ang hatol. Hindi kartula ang hatol. Hindi rin ang hatol. Ang gawa natin ang hatol. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Lahat, pati siya. Ano sabi niya? Haharap tayo. Pag sinabing tayo, kasama siya. Haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Tatanggap tayo ayon sa ating gawa. Mabuti kung masama. Habang buhay tayo sa sanlibutan na ito. Hindi sinabi, Iglesia Diyos sa Gratula, yun lang, hindi po. Walang sinasabi, Religion, Katoliko, Pitabernacle, Iglesia, Alliance Prosper, Apostolic, Katoliko, walang sinabi sa Pablo. Ang sabi sa Pablo, ayon sa ating gawa, ang hatol natin. Tapos ang oras natin. No? So, salamat po sa mga viewers natin. So, dyan sa Facebook, ang kapayapaan na po ng Diyos, na sumating sa atin lahat, sumangita na ating Pilipinas.